Hi guys, good evening. Kaka-uwi ko lang from work, then nakitaan ko na si Curie ng sign na malapit na siya manganak. Actually, ngayon din yung araw ng due date niya, September 16, 2021. Tapos ayan guys, kung makikita nyo, medyo mabigat na yung paghinga niya. Isa yan sa mga sign na malapit na siya manganak. Tapos ayan guys, nilagyan ko siya ng karton para makapag-nesting na siya. Then makikita nyo, ayan, tinatry na rin niyang umirit. Ayan guys, mapapansin niyo yung sobrang paghinga niya. Tapos ayun guys, pamula kagabi, ngayon lang lumabas yung first puppy niya, 7 a.m. na in the morning. Actually, September 17, 2021. Kung mapapansin niyo guys, hindi ko na siya pinapakialamanan sa panganganak niya kasi sa totoo lang, alam naman nila yung mga dapat nilang gawin eh. Tsaka isa pa, proven breeder naman to si Curie, kaya sure naman ako na alam niya na yung mga gagawin niya. Ayan, more on natural lang siya, walang human intervention. Ayan guys, oh, nakalabas na. Alam naman nila guys yung gagawin nila. Ayan, kung makikita nyo, tuyo na kagad yung puppy nyo. Tapos ayan, papadidehin din niya yan. Ayan, yan yung natural na mother care. Kaya hindi nyo kailangan mag-alala na kung paano magpaanak ng aso, na kailangan ng basaan, na kailangan ng pamutol ng puso. Kasi actually, alam naman nila yung mga dapat nilang gawin. Ito guys, yung pang second puppy ni Curie, medyo naging matagal yung interval niya dito sa second puppy. Ayan o, parang medyo nahihirapan siyang umire. Actually, hindi ko alam kung komportable siya sa whelping box niya kasi ang liit. Hindi na ako nakapag-prepare kasi busy sa work. Pero pwede na rin yung ganyan. Importante, nakakapwesto siya ng mas maayos. Huwag kayong mag-alala sa puppy guys kasi alam nung nanay ang gagawin dyan, hindi niya aapakan yan, hindi niya dadaganan yan. Yan ang advantage ng mga proven breeder. Ayan guys, so kung makikita nyo, medyo hirap siyang kumire pero kaya niya yan, huwag natin siyang pakialaman. Yung iba kasi nakikita ko habang umiiri, sinasabayan ng hima sa tiyan. Actually, di ko alam kung anong purpose nun, kung nakakatulong ba siya sa pagtulak ng puppy. Ewan ko, para sa akin, hindi lang magiging komportable yung aso habang ginagawa niyo. Para sa akin, mas okay yung ganitong natural lang. Ayun, kasi kaya naman niya. Ito guys, lumabas na yung second puppy niya. And again, ayan, dinidilaan niya, kinakain niya yung mga liquid na lumalabas. Tapos pusa yan, tutuyuin niya yung puppy. Hanggat maaari, di naman na kailangan punasan yan. Kasi mas maganda yung ganyang natural lang. Kasi kagaya ko na nanggagaling ako sa work, hindi ko naman na magawang umabsent pagka mga anak sila. Kaya ganyan, sinasanay ko sila na manganak silang mag-isa. Tsaka na natural lang talaga. Pero kung ganito guys, na naabutan natin sila, edi mas maganda kasi mababantayan natin sila. Pero
Pero ayun nga, hanggat maaari, huwag na natin silang pakialamanan kasi sure ako na kayang-kaya nila yan, lalo kung proven breeder sila. Ang medyo ang kailangan ng attention yung mga first timer, yung mga unang beses palang makanganap. Ito na guys yung second puppy niya, kung mapapansin nyo, mas malaki yung second puppy niya compared dun sa first puppy. Ayan guys, kung mapapansin nyo, papadedehin niya yan. Hindi yan kailangan na kukunin niyo yung puppy tapos ilalagay mo sa dede niya. Alam niya na kung ano gagawin niya. Tapos ayun guys, konting assist lang. Napansin ko na yung karton is medyo basa na. Kasi syempre may mga excess liquid dyan. Ayun, pinatungan ko lang ng basahan para yung mga next puppy, at least hindi sila yung sobrang basang-basa pagka lumabas. Kumbaga parang mas madali siyang matutuyo. At saka para na lang din dun sa mga unang puppies na lumabas para hindi na sila gumagapang sa basang surface. Tapos ayan guys, kung mapapansin nyo, habang nagpapadede siya, tinatrying pa rin yung umire. Multitasking siya guys. Guys, secure pinastad ko siya sa Chocotan, kaya I'm hoping na sana mag-anak rin siya ng mga Chocotan. Ayan guys, oh. Pag ganyan nakalalim yung iri niya, sigurado may lalabas na yan. And again, huwag nyo nang pakialamanan. Panoorin nyo na lang siya. Observe nyo lang kung ano yung mga ginagawa niya. Pag napansin nyo na kailangan niya ng tulong, tulungan nyo siya. Pero hanggat maaari, mas maganda yung natural lang. Ang lalim ng iri niya guys, oh. Ayan na guys, lumabas na yung third puppy niya. Ayan, and again, ayan, didilaan niya yan hanggang matuyo, tapos siya na rin ang bahala magputol ng pusod niyan. Ayan guys, try natin siya videoan ng mas malapit para makita natin yung ginagawa niya na mas malapit. Ayan guys, kung makikita nyo, dinidilaan niya. Ayan o. Didilaan niya yan hanggang sa matuyo. Ayan. Eto guys, yung color niya is parang black. Ayan guys, makikita nyo, securing na rin ang nagpuputol ng pusod. Ayan o, kinakagat niya. Ayan o. Siya na bahala magputol niyan guys. Hindi na siya kailangang tahiin, tapos kukupitin. Alam na ni Curie kung ano gagawin dyan. Ayan guys, lumabas na rin yung fourth puppy niya. And again, ayan, secure lang ang bahala dyan. Hindi na natin niya kailangan pakialamanan. Ayan, hindi naman niya tatantanan tuyuin yan eh. Hanggat alam niyang basa yung mga anak niya.
Tapos guys, pag nakita niya yung puppy na ganyan, na parang hindi siya gumagalaw, bigyan niyo lang siya ng time. Gagalaw din yan. Tapos guys, ito mas close up. Ayan. Tingnan niyo kung paano niyo kinakalag yung pusod ng puppy. Guys, secure, hindi siya sobrang daming beses nang nanganak. Actually, third time nang secure nang nanganak. Talagang nasa kanila lang talaga yung maternal instinct sa ganyang age nila. And guys, ito lahat ng puppies niya. 5. Dalawang black and white, tapos tatlong hindi ko pa ma-identify ngayon yung color niya. Pwede siyang maging chocotan or mahogany or choco. Tingnan natin after 1 month para mas sure tayo. Tapos guys, eto sila lahat. Pagka ganitong newborn, usually ako nagbibigay ako ng puppy boost para pang boost lang ng katawan nila or immune system and security guys. Eto guys, yung binibigay ko, puppy boost. Binibigay ko to newborn, then after 5 hours, bibigyan ko sila ulit. Nakakatulong to guys para mas lumakas sila. Huwag nyo lang guys lulunurin, pa konti-konti lang ang bigay. Ayan. Tapos ang technique dito guys, ganito, ipitin nyo lang yung pinakapanga niya. Bubuka na yung bibig niyan. Eto guys, sana maging chocotan to. Ang ganda ng sukat niya. Ang liit lang niya, compact. Eto guys, yung panganay. Nakakapagtaka siya pa yung pinakamaliit. Ayan. Eto yung second puppy na lumabas. Parang siya yata yung pinakamalaki sa kanilang lahat ng magkakapatid. Kaya siguro ang tagal ng interval. Ayan sila guys, lahat. Tapos guys, i-gender check na rin natin ngayon para malaman na natin yung mga gender nila. Ito yung first puppy na lumabas, female siya. Ayan o. Makikita nyo pangu siya. Eto guys, yung second puppy, female din siya. Ay, eto pala yung first puppy, yung isa yung second. Tapos guys, eto male. So nakakadalawang female, one male na tayo. Eto guys, female din. Ayan. Ang gaganda ng mga mukha nila guys. Oh. Tapos ito guys, yung pinakamaliit. Female din. So, 1 male, 4 females. Ayun guys. A-update ko kayo sa mga next update natin sa mga puppy. Ayan si Curie, oh, nagagalit yata siya na pinakailaman natin yung puppies niya. Ayun lang guys, thank you sa inyo and sana abangan nyo yung mga next videos natin.